Yo, what's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox naman tayo ng sapatos. So hindi lang tayo mahilig sa music, sa gadgets, sa kotse, mahilig din tayo sa sapatos. At ito yung unbox ko today ay isang classic shoes. So isa to sa mga pangarap kong basketball shoes or basketball sneakers sa tala ng buhay ko. Kasi dati hindi ako makabili nito nung bata ako. Lagi ko lang siyang napapanood sa TV. At lagi ako nangarap na sana one day magamit ko or masuot tong sapatos na to. And finally, nagka-release nito ngayon in retro at nakuha ko siya na early. Kahit medyo one week bago i-deliver yung sapatos. So medyo pagpasensyahan nyo na guys yung boses ko kasi meron akong sakit. Parang medyo nilalagnat ako at masakit yung lalamunan ko. Gustong-gusto ko na kasi itong gamitin, itong sapatos na nabili ko. Kaya kahit may sakit ako, tuloy tayo sa unboxing. Kaya medyo hindi na ako masyadong makahinga ng konti kasi medyo barado yung ilong ko. Pero walang makakapigil sa atin sa pagka-unbox. Kahit may sakit tayo. So grabe, excited na akong makita itong binili kong sapatos. Isang classic na sapatos. So tara, i-unbox na natin yung tinutukoy kong sapatos. Let's go! So nakita niyo yung box. Kalagay dyan ay Just Do It. So sa taas ay Swoosh or Nike logo. Sa gilid, Nike. Ilalim, black. Sa taas, red. Sa ilalim, parang cardboard. So Nike. At dito yung size. So yung QR code. Kung legit ba siya o hindi. At ayan. Kita nyo engineered. Blah blah blah. Around the world. So ito nga pala yung OG box ng sapatos na to. Kasi nga retro siya. So parang cardboard. So alam nyo na lahat kung ano yung tinutukoy kong sapatos. Isa sa mga dream shoes ko. Na finally after ilang years. Karoon din ako. Grabe. Solid. Sobrang nakakatuwa. So tara, unbox na natin yung tinutukoy kong sapatos. Let's go! Ooh. So itim yung plastic. Oh my gosh. Ganda. You know Jordan 11 brands. Solid. Masolid. Sa box, may letter na nakasulat. So, Air Jordan 11 is one of the most iconic silhouettes in the history of sneakers. This season, Jordan brand celebrates this model by delivering detailed craftsmanship, honoring MJ's first triple crown run. So, that time, league MVP siya, All-Star MVP, and Finals MVP. So, ito yung 1996, nakalaban nila yung Seattle Supersonics sa finals, and nag-champion yung Bulls. So, instant classic will leave you saying it's gotta be the shoes. May Jumpman logo. Jordan, man. The GOAT. Grabe. It's a Jordan 11 Barrens. Look. Grabe. Ganda. Solid. Hindi pa rin siya nagbabago. Ang lakas pa rin ang dating ng Jordan 11 Barrens and color black. Damn. Ganda. So finally, nakuha ko na yung dream shoes ko. Ito talaga yung hinihintay kong sapatos. Actually, sabi ko nga, baka ito na yung last pair ko or retirement pair. Pero malay natin, ayaw magsalita ng tapos. So isa to sa mga pangarap kong basketball shoes nung bata ako. Kasi that time, syempre noon, wala pa masyadong pambili. So maraming salamat sa Nike at sa Jordan brand. Labas kayo ng retro. Ang ganda ng Jordan 11 brands talaga. So mga hindi nakakaalam, ang kinukulik ko lang sapatos sa Nike ngayon ay puro breads, puro Jordan 1 to 14, yun yung kinukulik kong Jordan, pero puro breads lang yung gusto kong i-collect. Kung napansin nyo, meron akong Concords, so isa rin yun sa mga gusto kong sapatos. So nirelease to noong 1996, kasi 1995 yun yung bumalik si Jordan, suot niya yung Concords, pero natalo sila ng Orlando Magic, then bumalik sila noong 1996, and ito na nga yung sinuot ni Mike Jordan, pero ito talaga yung tumatak. At ito yung pinakagusto kong Jordan 11. Ito yung hindi ko makalimutang sapatos ni Michael Jordan. Gandang-ganda kasi ako dito sa patent leather na to nung kabataan ko. So grabe, classic 72-10, yung record ng Chicago Bulls. So nag-champion sila. So nga tong Jordan 11. Eh yun nga, league MVP siya and finals MVP.
plus All-Star MVP. Nung All-Star game, iba yung suot niya ng Jordan 11, I think parang yung puti. And ang natandaan ko nung laban na yon is after nung finals, parang humiga si Jordan, tapos parang umiyak siya. Tapos ang napansin ko doon talaga is yung sapatos niya habang nakahiga siya o habang nakadapa siya doon sa locker room nung nag-champion sila. So yun yung medyo natatandaan kong moments ni Michael Jordan. Dinesign doon ni Tinker Hatfield. So siya yung nag-design ng mga sapatos ni Michael Jordan simula I think Jordan 3. Tapos ito yung pinaka-paborito daw niya na Jordan shoes, itong Jordan 11. Actually ako din kasi unique talaga yung ginawa niya rito na naglagay ng patent leather. So talagang kakaiba. That time, parang futuristic yung dating niya. Lagi ako nagpapabili sa tatay ko nito. Pero medyo may kamahalan that time. So, hindi tayo mabili. But now, it's in my hands. Reds. So, yung upper ng Jordan 11 is kombinasyon ng ballistic mesh and patent leather na nakikita nyo, shiny. Ibang Jordan 11, medyo mababa daw itong patent leather na to. So wala ako nung old school na Jordan 11 na breads. Pero sabi nila, mas mataas daw to at mas malapit sa OG na Jordan 11 na breads. So dito sa part na to is parang siyang leather material at may Jumpman logo. Nylon strips are used on the midfoot upper. Yung mesh, it gives breathability to the shoe while the leather provides foot protection. So parang rope yung kanyang sintas. So sa tongue, si Jordan, man. The GOAT, man. The GOAT. So sa likod, imbis na 45, kasi 45 yung nakalagay sa Concords, ngayon ay 23. So dati yung number ni Jordan nung bumalik siya is 45. Yun nga lang, natalo sila ng Orlando Magics nung playoffs. May nagsuggest sa kanya na balik mo na kaya sa 23 yung number mo. So I'm not sure kung yung ibang brands is 45. Pakibalitaan ako, 45 or 23 o kahit anong number ni Jordan, still, he's the GOAT. So yung cushion ni Jordan, so air unit inside the lightweight Phylon foam, white midsole, at yung traction ni Jordan 11, solid rubber na may Jumpman logo sa ilalim. So matibay ito pang outdoor or pang indoor, palalo si Jordan 11 panlaro. Pero risk yun kung gusto niyo siyang panlaro o hindi sa outdoor na court. Ito lang yung medyo annoying dun sa sapatos na napansin ko, kasi sa ibang Jordan 11 medyo darker siya. So dito parang maputi siya or kitang-kita siya. So yung insole niya is Nike Air. Yan, kung nakikita nyo. At itong pula, yung shoe tree niya is color red with Jumpman logo. I think this is a must cop sa lahat ng mahilig sa Jordan shoes. So GR naman siya, so hindi kayo mahirapan bumili kasi maraming store na maglalabas. I think 2 million pairs yung ilalabas itong sapatos na ito worldwide. Lalagpasan niya yung Jordan 11 Concords kasi dati yung Concords is 1.8 million pairs. So good luck sa mga kukuha. Nakuha ko siya, like I said kanina, ng early access. Pero dumating siya 1 week. So parang inabutan na rin ako nung release date. Pero okay lang, enjoy natin si Jordan 11 Breads. So kinuha ko si Jordan 11 Breads on True to Size. So size 11. So yun yung kadalasang kinukuha ko sa mga sapatos, lalo na pag Nike sa Jordan. Yung iba, feel nila half size down yung sinasabi nila. Sa Concords, half size down, pero ako true to size pa rin. Gusto ko medyo mispasyo kasi yun ng konti. Ang maganda, kung bibili kayo ng sapatos, make sure na isukat nyo muna bago nyo bilhin. So gagamitin ko si Jordan 11 Breads as a lifestyle shoes. So gusto ko na siyang gamitin, kaya kahit may sakit ako ngayon, in-unbox pa rin natin para makita nyo na rin. Early access, Jordan 11 Breads. So maraming salamat sa panonood ng vlog. Isang quick look lang kay Jordan 11 Breads. Isang napakalupit na sapatos. Aking dream shoes. So December 14, ang release date nito. In full family sizing. Kids, toddlers, lahat. So good luck sa mga kukuha. At sa mga nakakuha na, sana suot natin. Enjoy natin yung sapatos. And let's rock it, man. Maraming salamat sa lahat ng subscribers sa patuloy na nanonood. Maraming salamat sa inyo. Salute! So meron tayong online giveaway. Soon i-announce ko kung ano yung pamimigay kong giveaway. Pero like and subscribe muna kayo. Yung mechanics nandun sa description sa baba. So hanggang sa susunod na video, I need to rest na. So peace. I'm signing out. Jumpman, Jordan 11 Breads, the GOAT.
Started reading.